God's will. Gracious Heavenly Father, thank you, Lord God, for the opportunity once again that we have been together and worship you, your name. Give us anointing power of your word and guidance of your word. Thank you, Lord God, for privilege that we have known, Lord, this message, and you have known us before the foundation of the world. Thank you, Lord God, for the message. Speak unto us, Lord, and bless every one of us. In Christ Jesus' name. Amen. God bless you. Mapatid, yung sinabi ni Pastor Joseph, para sa akin, punong-puno na eh. Solve na, mapatid. Solve na. Okay. Parang kompleto na, mapatid, kanina. Na talo nga lang ako dahil sa naitindihan ninyo lahat siya. Pinipili ko talang unawain talaga yung pagkabisayon. Talo man ako. Pero baka sa Tagalog dito nang kakaintindihan. Ano? Okay na mag-Tagalog ako. Hindi lang ako manunong gamay-gamay yung bisaya. Alam ko lang talaga yun ng Diyos, mga kaibsoon. Yan lang. God bless you. I would like to speak about one of the greatest scripture that more neglected than any scriptures. Unfolding the mystery of the Bible. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng iyong salita. Makaputin lahat. Amen. Mapatid, babasa ko ng scripture tungkol sa na-neglect o napabayaan. Walang propeta sa ating panahon. Amen. Ay babasa natin sa John. Sabi, sa aklat ng John, touch me not, for I am not yet ascended to my Father, but to go to my brethren and say unto you, I ascended unto my Father, your Father, to my God and to your God. Sabi nito, huwag mo akong hipuin muna, huwag mo ito yung nangyari yung pagkabuhay nung namatay si Kristo at nabuhay na maguli. So normal lang mapatid na natutuwa yung mga magulang niya, natutuwa lahat ng tao. Gusto siyang hawakan kung buhay nga. Sabi niya, huwag mo akong hipuin. Touch me not. Rabunay. Sinulat pa sa aklat, mapatid, no limitanghere. Touch me not. Huwag mo akong hipuin. At pangalawa, mapatid, sa verse 27, pagdating sa verse 27, mapatid, sabi niya, then St. Thomas, reach hither thy finger and behold my hand. And reach hither my hand and touch into my side and be not faithless, but believing. And Thomas answered and said unto him, my Lord and my God. One of the greatest scripture that more neglected. Sabi ng prophet, babasa tayo ng quote, mapatid. Sabi mapatid ng propeta, I think that one of the greatest scripture that more neglected than any scriptures I know of being preached, it is the ascension of our Lord Jesus Christ and what he did after his resurrection. Now he did not sit down on the tomb after his resurrection, because his work wasn't completed. And it wasn't finished yet. And one of the grave that morning were forbidden to touch him. But that night,
They were beaten to feel his hand. He beaten his mother, touched him, and have yet ascended unto my Father and my God and yours, and he had not yet. He would only ready to do his great high priest work at that time. He had just anointed. Ganito yon, mga patid. Matapos na buhay ang ating Panginoong Jesucristo, hindi siya nagpahipo. Huwag mo akong hipuin. Hindi pa ako nakahakit sa Ama. Sa iyong Ama, aking Ama, iyong Diyos, aking Diyos, don't touch me. Kinagabihan, bigla siya nagpahipo. Tumas, halika. Buti lang katumas ko, no? Tumas, halika. Hawa mo. Tusok mo sa kabay ko. Pako. Ako, di ba? Huwag na hindi ka man lang palatayahin. Nagulat si Tumas. Sabi niya, my Lord and my God. The point is this, bakit sinabi ng propeta, one of the greatest scripture that more neglected. Bakit? Anong paliwanag sa pagitan niyan? What is the explanation? What is the missing link between that? Bakit? Pagkatapos, hindi nga natin pinapaliwanag. Ha? Ginagamit pa ito ng mga oneness. Ginagamit namin ito panlaban sa mga pinalalaban, mapatid sa amin ng mga iglesia ni Kristo pagkalaban. O, iyong Diyos, aking Diyos, eh, may Diyos nga siya. Diba? Ginagawa Godhead title yan. Yung doktrina yan. My Lord and my God. O, di, dalawa, Lord na God pa. Pero, hindi yun ang points ang nakita eh. Ang tanong dito, bakit nagpahipo siya? At hindi siya nagpahipo. Hindi pa siya umakyat. Anong nasa pagitan? What it is in the middle? Mga patid, ito. Yung sekreto ng ating natatanggap ngayon. Kung hindi ito binuksan ng propeta, I tell you do not know who you are. And even, you do not know even what you are and who you are. Bakit? Anong naganap dito? Anong nangyari? Bakit sinabi ng Bible din na prinis ng ating kapatid? Napakaganda eh. Hindi ko na mabasahin. Dakilang siya na nasa inyo kay siya na nasa atin. Sapagkat pinagtagumpay ang mundo. Paano nga siya nagtagumpay? Paano niya pinagtagumpay? Ipapaliwanag. O, napako sa cross. Nawala kasalanan. Paano nga niya pinagtagumpayan? Anong meron? Anong pagitan ng umaga na hindi siya naghipo, nagpahipo at ang pinagkaiba, mabatid, sa nagpahipo siya? Remember, may pangyayari na ganap dyan. Handa kayo makinig? Tutuloy ko ba? Ah, tuloy natin. Sayang na magpunta ko sa Davao. Alright. Sabi ng prophet, mapatid, one of the greatest scripture that more neglected than any scripture I know of being preached. Liniwanag mismo ng propeta yan. Na pinakadakilang scripture, ano yon? Ano pa? It is the ascension of our Lord Jesus Christ. What He did after His resurrection. Anong ginawa niya after His resurrection? Dito pinapakita, kapatid, the third mystery is the mystery of the translation of the living saint at the end time. Ito yung ipinapakita, yung ikatlong misteryo na magaganap sa dulo ng panahon. Pero siguro, ito lang hindi discuss ko. Ah, ito lang. Hindi mo na ito kasi may kahabaan yan. Pagbalik ko na lang siguro next year.
Mahaba to. Yan nasa taas. Okay. Now, the most to greatest scripture that was neglected, the ascension of our Lord Jesus Christ. And the translation of the living seed. Alam mo translation? Never use in the Bible the word rapture. Ang rapture, iniram sa mga theologian yan. Ginamit talaga translation. Translation means paglilipat. Ililipat ka lang sa isang lugar to another lugar. Parang nag-magic ka. Di ba pag namatay tao, lilipat lang tayo? Diba? Yan ang tinatawag na translation. Pero hindi ko yan i-discuss mo. Doon lang tayo sa ascension. Kasi tutumbukin natin. Anong ginawa niya? Ba't siya nag-ascend? Umakyat nga ba siya? Hindi nga natin pinapansin. Umakyat ba siya? Pagkatapos din natin pinansin. Ah, right. Sabi niya, ito na tayo. After he done went up before God. Ano? Umakyat talaga siya sa langit. Dito pinapakita bakit nagtagumpay siya. Sabi niya, he had not yet ascended. Hindi pa siya nakakakyat. He said, he told Mary, he said, don't touch me. She said, Rabboni. When he said, don't touch me, I've not yet ascended to my Father, but I ascended to my God, and my Father, and your Father. Then that night, after he done went up before God and rose from the dead, he went up before God, come back, and he invited Thomas to touch his side. He had ascended up in before God. Pagkatapos umakyat, in-invite na niya si Thomas, halika umipo ka na sa akin, nakakyat na ako eh. Noon, hindi pwede po eh. Ba't nagpahipo? Anong meron doon? Anong pagitan? Anong missing link? Anong ginawa niya sa taas? Sabi niya, eto. Sabi niya, come back in a few seconds later with such terrific speed. Umakyat talaga siya eh. Pero bumalik siya in a terrible speed. Sabi niya, Jesus, after he had been glorified, na-glorified na siya eh, namatay, nawalhati na siyang nabuhay, pero di siya nagpahipo. He had been glorified and received his glorified body, raised up on high from the dead. Umakyat siya mula sa pagkabuhay niya. He had ascended on high to the Father. Come back in a few seconds later and with such terrible speed. And he come right before his disciple through the wall. He never, not even moved the wall. And yet, with the body that we could stand and eat peace and bread, that speech coming through. Ano nakikita nito dito? Noon hindi nagpaipo. Saradong pito, may wall, biglang lumitaw sa gitna nila. Bumalik siya. He come back with telepathy speak. And invite Thomas, come touch me. Nagulat sila. Biglang lumusot. Hindi nga naugang wall. Lumusot sila sa wall. Anong meron? The mystery that was neglected by many theologians will cause the mystery of the body change. Nung namatay si Kristo, tao siya na nabuhay na maguli. Umakyat sa langit. Anong ginawa niya sa langit? And then kinagabihan, bumalik siya ng ganong kabilis.
muka. Rapture, these things will happen in the last days that we can travel like a torch. Hindi sinasabi ng mga ibang mamana na parang theophany na raw sila ngayon. Sige, lumusot ka nga. Ikaw ba yung... Yes! Kung meron nag-theophany noon na lumulusot sa pader noon, si Jesus Christ ang nakagawa niyan. Kasi umakyat na siya sa langit, nakapaglalakbay na siya sa gusto niya, lumulusot at nagpapakita siya sa dakong lugar na gusto niya. Why? Kasi nakakyat na siya sa langit. Na pagtagumpayan na niya ang kamatayan. And we shall be like him. Paano tayo maging we shall be like him? Ito yung sinasabi ni Pastor Joseph. Dakila siya na nasa atin na nagtagumpay yan. Kinuha niya ang tagumpay. Tuloy natin. Yan. Anong ginawa niya sa langit? How could you have suffer for your sin when Christ had already done it? God would be a two-timer, outful person that Jesus went. It was truly paid by Jesus Christ and you accepted. As long that God accepted Christ, He accepted you with Christ. And when He had to do it, before the foundation of the world, when He spoke into existence, He spoke, you redeemed with Him. Ano nangyari? Umakyat sa langit. Namatay sa Kalbaryo, natubos ka na. Hindi pa tapos. Kailangan magbayad muna siya. Umakyat sa salat, nag-paid siya, binayaran ka. Nung umakyat naman si Kristo, kapatid, ito yung talitang tagtatagumpay. There is a justice of God. May mang uusig, may husgado, may hahatulan. So kinakailangan, ito'y umakyat, kapatid, when it was truly paid by Jesus Christ and you accepted you. Hindi pwede tayong matanggap. Hindi tayo pwede magtagumpay kung hindi tatanggapin ang alay ni Kristo. Hindi tatanggapin ni Kristo ang alay sa Ama, mapatid ng kanyang kamatayan. Kaya umakyat sa Kalbaryo, nagbayad siya kasi inako niya lahat ng kasalanan ng mundo. Ilinagay niya mapatid ang kanyang katawan. Ikaw, ako, ilinagay niya. Nastukso ang kasama siya. Namatay kang kasama niya. Ililibing kang kasama niya, nabuhay kang kasama niya, umakyat sa kalangitan, binayaran ang iyong kasalanan, binayaran ka, and now we shall be like him. We travel like a torch through the wall. Yan yung translation na sinasabi ng Biblia na magaganap pagdating ng last days. Kaya sabi niya, kapatid, Jesus Christ was tempted. Endure or for temptation for me and for you. Lahat ng tukso inangkin na niya. And he took it right then. What did he take the other road for? That we could come with him. And if such a price as that, you never stand any judgment. Cause God caused judgment to be struck him in his body. And to be struck upon his body, if you were in him, God cannot judge you. You are already judged you when he judged Christ. Amen. And when you can be under judge no more, Christ took your judgment. Hindi na tayo pwedeng hatulan. Ang sino man na kay Kristo, wala nang alam mong hatol.
Hindi mo pwedeng sabihin mo sa akin, kapatid. Sige! Hintayin mo ako! Hintayin mo ako sa araw ng pag-uukom. Grabe ka, nagsasanlaan pa ng kaluluwa eh. Hindi ako maliligtas. Hintayin mo ako sa pag-uukom. Hahatulang kita! Hukuman kita! Magdating ng pag-uukom para patuloy akong tama. Diyos ko po. Hindi ka na pwedeng humarap sa judgment again. Never, never! We are justified, pinawalang sala, sanctified, and glorified with Him. Paano ka hahatulan ng Diyos kung kasama kang hinatulan? Paano ka pagbabayarin sa kasalanan kung siya nagbayad kasama mo? Nagbayad siya, mapatid. If you are in Him, God cannot judge you. You will never have to stand to any judgment. Hindi ka na pwede. Di ba yung magtatagumpay? Dapat ang hirintan, you are the bride, Christ took your judgment. Inilip mo ang curse ng kasalanan mabatid. Yung kasalanan mabatid na tinanggap ni Kristo. Yung na may kamatayan, yung may kamatayan, yung nagkakasakit, curse na katawan na yan. When nung pupunta sa Kalbaryo, patid, yung pagkatao na may limit, binayaran sa Kalbaryo para maging limitless siya. He can go through the wall. Yan ang pinagtagumpayan natin. Pinagtagumpayan ng ating Panginoong Kristo. Di ba? Kaya nga neglected to, hindi nakita. Na-neglect ng mga theologian, na-neglect ng marami ito. The most neglected scripture na walang paliwanag maging ang mga libro. Maging mapatid, ginawang title to, mapatid, no sir, is a result. No limitangere. Pero wala rin paliwanag. What is the touch me not? Bakit? Ano meron? Okay? Tuloy natin. Sabi, oh, our soul thirsts after thee. God longing and waiting that Jesus shall come, waiting that time that will summon in the sky. Not to stand before any judge, to stand to judgment. It's done past, napakabilis na hinatulan siya. We're dead to the things of the world. And enter into Christ, He took our judgment. His attorney now, at the seat of justice, blessed attorney, that our confession he plead our case, that we know that we were unworthy. Paano nagtagumpay? Umakyat sa judgment bar. Siya nagplead na guilty. Siya nagplead. Sabi na accuser, makasalanan ka. Oo, makasalanan kayo. Kasi, kapatid, kinuha niya, kapatid, ang place natin. Kaya sabi ulitin natin, sabi niya, He took our judgment, our attorney, that we perfected absolutely spotless and blameless, not one sin anew. Are you above temptation? Never! Did you sin every day? Yes! But yet, we are perfected! Paano mo magpaliwanag ito? Anong meron? Amen! Yes, nagkakamali tayo. Yes, nagkukulang tayo. But in the sight of God, wala nang ahatlo sa atin because we are perfect before God.
yun ang binayaran ni Kristo. Yun ang pinagtagumpayan. The most neglected in Scripture na ever explained. At magpasalamat tayo, may propeta na silip ito. Now, sabi, sabi niya kapatid, above them than never, God could no judge us than nothing. He could be rightful and already judged in Him. When He judged Him, He judged me. He judged you. He can't judge me again because He took my judgment. Amen. There you go, Yuri. Minahal niya. Amen. You are a part of His body. Nagbayad siya noon. Kaya, kapapatid, hindi niya iniwalay kasama ka, kapatid, na ihatulan, kapatid. Kaya sabi niya, dito, now, the one that gave His life was the stripe of your healing. Paid. But the price is paid. God accepted it. Their sins are gone. God accepted it. Justify us, raising Him up, proving He accepted Him at not only His death at the cross, but His resurrection. And now said in His Spirit born to witness the word. How could we doubt it? Praise God. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Paano? Bayan ka. Amen. Ito yung sinasabi ng prophet mabatid na dakila siya na nagtagumpay. Kasi dakila siya nagbayad. Binayaran tayo lahat na he accept this payment. Kaya most neglected, hindi may paliwanag na si Roger ang pagitan, ang missing link ng kanyang pagkalik. He come back with the therapy of the Spirit. Ito yung tinatawag na selyo, Easter seal. Ito yun. Never. He went there with you. Umakyat kasama ka, mapatid, nakakyat ka na pala sa langit. Patutunayan ko, nakakyat ka na. Nung umakyat si Kristo, nakakyat ka. Alam niyo ba yun? Patayin ko. Kaya magbasa. Sayin natin. He went there with you in Him. God has never separated the bride and the groom yet. Meanwhile, God looked down upon His body, upon the body. The Spirit left Him in Gethsemane. He had to die again. Remember, friend. He didn't have to do that. That was God. God anointed the flesh. It was the human flesh. He didn't have to went up there as God. He never died that kind of death. Amen. Praise God. Can't kill God. But he didn't have to do it. But remember, He went there with you. Bakit? Sa panumparan, God
had never separated the bride from the groom. Pero namatay sa Kristo sa krus ng Kalbaryo, di ba tinutok ang tagiliran? Lumabas ang tubo. Di ba? Ngayon, si Kristo ang unang pangalawang Adan. Tama? Ang unang Adan nagkasala. Tama? Ngayon, kapatid, yung katawan ni Kristo, tingin niya kasama ang bride niya, ng bride na sa tagiliran niya, second Adam. Ang pangalawang Eva, nandun ka. Kaya nung umakyat siya, kasama ang kanyang bride. Kasamang pinayaran sa Kalbaryo. Kasamang nagdurusa. You went there with him. Kaya sabi niya, patid, never separate at the group. So, when you look down upon the body of Christ, he saw both male and female. It was already in one body. They are one, the same, same word. Same word is spoken of the groom, is spoken of the bride. Mga kapatid, diba so, never separated you, kaya umakyat na sa langit eh. Kasama kang umakyat sa judgment seat. Nung pinilangkap yung kanyang bayan sa Kalbaryo, nabayaran ka. Kaya mapatid, hindi ka na pwedeng hatulan uli. Kaya ang bride, ay bride. Before the foundation of the Lord, God knows His bride. Ang bride, kahit anong gawin mo, hindi mo kayang kisurin yan. Ilagay mo na lahat ng kahirapan sa kanya, magpapatuloy ang bride yan. Ilagay mo lahat ng problema sa kanya, makikipagbakay ang bride yan. Amen. God knows His bride. Alam niya, magtitiis yan. Amen. Hindi lang 14 years katulad ni Joseph na nagtiis siya ng 14. Makuha lang mapatid ang kanyang kinasisit at pinakamamahal. Amen. Kung ikaw nawala after a year sa paglilingkod sa Diyos, isut ka sa title opening. Alam na lang Diyos yun. Hindi ka bride. You are not the part of His body. Hindi ka bahagi ng kanyang katawan. Kisod ka, halaman ka ng katawan. You are not a part of the body. Eh sabi niya, umakyat tayo kasama niya. Hindi na tayo pwedeng hatulan pa. Siya na nagbayad sa Kalbaryo. Siya nagbigay, siya nagsakripisyo, siya namatay. Dahil pa sa, sabi ko siya kanina, maganda ka, mayaman ka, may pera ka. Ang gusto lang makita ng Diyos, ang pag-ibig mo sa Kanya, ang pagmamahal mo sa Word, sapagkat a bride, no matter what happened, mananatiling tatayo, magsitalikot na iba, tatayo ang bride. Amen. All redeemed that one body. Amen. Praise God. So, what is the most neglected scripture? Walang iba, kapatid. The history of the ascension of Jesus Christ and the mystery of rapture, which is called the translation of the living saint. The third mystery. Puri ng Panginoon. Medyo okay na ako tayo siguro pagpalaingin ng Panginoon. Ako, kapatid, pagpapatuloy na lang ni Pastor yan. Puri ng Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, this mystery will happen in this last days. Sapat na makita niyo. Maging sino ka man. Maging ano ka man. Magpapatuloy ka. Hindi ka magsusunod. Susuporta ka sa gawain. Bright ka eh. Pero hindi ka susuporta, pasaway ka sa gawain, pabigat ka sa gawain, eh alam mo na. Pagpaalam ka na, hindi ka bright. Bye-bye. Okay, lahat ng mga pasaway magsilayas na. Basta similitsyon mo maya para din ang kasali. So, it's a joke.
alam na. Yung mga tao tisurin, problema sa gawain na pag alam na. Dapat si Kristo, tumagyat sa langit. Ikaw dapat na pa ako eh. Ako na pa ako. Ikaw dapat magbayad. Ako lang bayad. Hindi nagreklamo. Kaya mga reklamador, hindi talaga magyat. Yung mga tao, it should be one body, working as one body. God bless you. Magpalaing ka na. Hallelujah. Amen. Ito pagpagat ng buhay ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Tinood to make song gingon sa propeta sa Ginoo, no? Sa to karon spiritually make song, wa ta magpaabot make song nga amen nga maadto patag langit make song gingon ang propeta sa Diyos, well, already rapture. Spiritually rapture. As the scripture is saying, ang tanan nga iyahang gipukaw, iyang gibangon, ug tanan niyang gibungaw, amen. We can raise up and setting now in heavenly places in Christ Jesus. Naglingkod na ta karon sa langit nung dapit diha kang Kristo Jesus. Hallelujah. Amen. So, mo nang maigsoon pag gisgutan maigsoon ganiha sa iyang physical nga kamatayon. Hallelujah. Amen. Sa diha nga giduhang gibunalan ang iyang lawas. Amen. Praise the Lord. Amen. Apil ka gibunalan. Because you are his body. Kita ang iyang lawas. Amen. Katong lawas nga amen nga, gibitay dito maigsoon nga ingon ang propeta sa Dios, hubo tanan. Amen. Tungod kay ang pagkahubo resulta sa pagpakasala. Right? Hallelujah. Mo to make soon nga ang pinakauna nga nakita ni Adan sa niya nakasala sa make soon nga hubo siya. Because nakedness is a product of sin. Mo nang make soon dili sulagma nga ingon ang propeta sa Dios nga ang uban nga perception sa mga theologians, sa mga seminarian, si Ginoong Kristo sa niyang ilansang sa cross, naapay tapis make soon, naapay tabon. Pero ang Biblia make soon, ingon ang propeta sa Ginoo, it was all, amen, tanan gyud walay tabon maigson, tanan niya nga baayon sa lawas nakita because kinahanglan niya maigson bitbiton ang atong mga sala because ang iyang pagkahubo mauto ang atong pagpakasala. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Buto maigson katong iyang pagkahubo ato tong lawas kita to maigson nga iyang gibitbit maigson sa krus sa Kalbaryo. That's why ingon ang propeta sa Dios, law always, the bride will always look back to Calvary. Nga naman make son, hallelujah, tanawa rin yung balik ang Kalbaryo. Kaya nga naman, dito make son, tanan, gihimo sa Dios. Glory, hallelujah, amen. And the missing link between make son, hallelujah, nga naman siya nagpahikap because kinahanglan pa niya make son, dawato na ngayon lawas make son. Praise the Lord, hallelujah, amen. Huwag muna make son nga ang atong lawas. Praise the Lord, hallelujah, mo to make son sa deng ginugang siya. Migawas make son ang dugo, tubig ug espiritu. Amen, hallelujah, praise the Lord. Meaning, nawala make son sa lawas make son ang espiritu. Pero yun sa make son, ibalik niya karon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. That's why Megson, sa din may abot ang lawas Megson because the bride is birthed sulod Megson sa pito ka kapanahonan. May abos Megson ang pangasaunon sa Dios. Pero Megson, dili lang lawas ang iyang isaad Megson. Kundi kay muabot ang iyang lawas Megson apan saad niya Megson ngayong ipadala balik ang iyang espiritu. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So salamat sa Ginoo Megson. No? Therefore, there are no condemnation to them that are in Christ Jesus according to the scripture. We are now setting in heavenly praises in Christ Jesus. We are already blessed in Him. Hallelujah. Amen. Mo ni Megson, dili ni kita, kundili siya nga nagbuhat ka na to. Amen. That's why yung Megson ang propeta sa Dios. When we know, yung nga siya Megson, when we recognize, when a man recognizes that he is already in the presence of God, yung nga propeta sa Dios, ma-realize ni mo kung unsa kagamay sa iyong atubangan. Wala kayo makita, Megson, imong pagpaningkamot. Kundili ang iyang pagpaningkamot. Wala kayo makita, Megson, nga pagkabalaan, ang iyang pagkabalaan. Wala kayo makita ang iyong pagkamatarong, kundi iyan pagkamatarong. Amen. Glory, kay kinintanan maigson, iyan eh. Hallelujah, praise the Lord, amen. Praise God, hallelujah, salamat sa Ginoo. Amen, hallelujah, praise the Lord. Ato ang maigson, maigson, yung mga espesyal mga pastor, it is not just a brother, but a friend, maigson, hallelujah, Pastor Joseph and Pastor Tomas, maigson, hallelujah, amen. God is so good, maigson, sa katuwa, maigson, no? Duhagit, maigson, ang ipadala ka na ito, karong aglawa, maigson. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Salamat, Pastor Joseph, Pastor Tomas. Hallelujah. It's such a blessing. Hallelujah. Praise the Lord. We are praying, we are continue to pray that God will continue to bless them. Hallelujah. Sa ilang ministry.
Hallelujah, amen. Kabalo ta maigson, tong igson, Pastor Joseph, napot siya yung ministry maigson, nagpudako po lang ministry dito. Praise the Lord, hallelujah, amen, Pastor. Si Pastor Tomas maigson, nagatuyok sa maigson, hallelujah, to strengthen also the bright body maigson. Hallelujah, amen. And let us continue to pray each and every one ministry. Hallelujah, amen. Tungod kay, managlahi man ta maigson nga dapit, pero ingon ang propeta sa Dios, usalaman kita kalawas. Amen, praise the Lord, hallelujah. Amen, let's pray for the gitawag maigson nga kadaugan sa matag buluhaton. Amen, hallelujah. Salamat sa Ginoo. Amen. Gipanalanginan ba ta karong kamuntagon, Maigson? Hallelujah, amen. That we are already justified in Him. Ingon sa ganyan, Maigson, wala niya tanaw, Maigson, kung sa imong kahimtang karon. Iyang nakita, Maigson, kung kinsa ka sa eternidad. Hallelujah. Let's all stand. Hallelujah, amen. Atong awiton, Maigson, katong gimatarong. Hallelujah, amen. Hallelujah. Amen. Let's sing that song, Maigson, gimatarong. Amen. The Visayan translation makes on sa kanta nga Justified. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sugod ta sa coro. Praise the Lord. Hallelujah. Nibalik ta sa first verse. Hallelujah. Amen. Kumahimo unya na pati ko singgit sa agila ang kalag ko na bukaw niya wala mo mabuhat sa sino dan kay gimatarong na glory gimatarong ipagkamatarong wala mo mabuhat sa sino dan kay Wala mo mabuhat sa sino
see that through confession of the saints, we are already justified in Him. We are already sanctified in Him. We are already glorified in Him before the foundation of the world. Oh, hallelujah. Glory, hallelujah. Amen. Let us bow down our hearts, church. Hallelujah. As we're going to pray for our hallelujah sa itong pagtapos. Amen. Gracious Lord, Heavenly Father God, hallelujah. We thank you, Father, for this wonderful day. Ginoo, ngayon mong gitugot, Ginoo. Lord, this is not by accident, Father God, hallelujah, but this is, hallelujah, your program before the foundation of the world, hallelujah. Nga Ginoong Dios, hallelujah, maabot Ginoong Dios ang imong mga mensahero ug sa makausap Ginoong Dios, hallelujah, ikaw ang nagdugang ug naglig-on Ginoong Dios sa among mga pagtuo pinaagi sa mga pulong nga ilang gibitbit Ginoong Dios. Hallelujah, we thank Father God, precious our precious brother and friend, Brother Joseph and Brother Thomas, Father God, to be the channel of inspiration this morning, hallelujah, as you're going to talk with us, Father God, and meet us, Lord, hallelujah, according to the good and pleasure of your own will, Father God, hallelujah, to talk with us, hallelujah, and to show us your program, your plan, hallelujah, Ginoong Diyos. Salamat Ginoon ining kabuntagon, hallelujah, nga diin imong ipakita kanamo Ginoong Diyos ang imong mga plan o programa Ginoong Diyos, hallelujah. Truly, Father God, nga Ginoong Diyos, imong ipakita kanamo Ginoong Diyos ang kadaugan nga imong gihatag kanamo. But Lord, hallelujah, along the way, Father God, you are unveiling, Father God, Ginoong Diyos, ang mga butang imong gusto nga imong ipakita kanamo Ginoong Diyos, hallelujah. And we know Ginoong Diyos nga sa matag sirkumstansiya, sa matag panghitabo sa mong kinabuhi Ginoong Diyos, hallelujah. Lord, dili namo Ginoong Diyos malimtan Ginoong Diyos nga you are displaying your attributes, Father God, hallelujah. Once again sa mga sirkumstansiya along the way. Hallelujah. Lord, nga sa diyang nagmaluyahon kami Ginoong Diyos, ikaw ang Diyos nga naghatag kanamo kag kusog. Sa diyang Ginoong Diyos nga nagmasakiton kami, ikaw ang Diyos nga among magayo. Lord, hallelujah, sa panahon Ginoong Diyos nga kami, hallelujah, na padulong na sa kapildihan, Lord, among nahinumduman nga ikaw ang among kadaugan Ginoo. Lord, sa panahon nga wala kami Ginoong Diyos, ikaw ang naga-provide kanamo Ginoong Diyos. Hallelujah. Because Lord, along the way, you are unveiling to us, Father God, the attributes Ginoong Diyos na gusto nimo ba display Ginoong Diyos, because Lord, hallelujah, He wanted Lord to fully manifest the Ginoong Diyos atubangan sa mga kanakan. Hallelujah. Salamat Ginoo ni along the way. Lord, masayod ako Ginoong Diyos nga matag usa kanamo adunay ginahambing, adunay Ginoong Diyos nga mga panginahanglanon. It may be financially, it may be Ginoong Diyos healing, it may be Father God, hallelujah, answer to our prayers, Father God. It may be Ginoong Diyos sa matag usa kanamo a family problem Ginoong Diyos, hallelujah. But Lord, hallelujah, your word is giving us assurance, Father God, hallelujah, nga diin Lord magpabilin lamang kami di sa imong mga pulong Ginoong Diyos, kay ang among kasiguraduhan, ang among kabalaka, ang among mga balatian Ginoong Diyos, hallelujah, ang tanang tubag diha na sa imong mga pulong, Father God. Oh, hallelujah. Lord, hallelujah, we bow our hearts unto you, Father, this morning, hallelujah, knowing, Father God, hallelujah, and Lord, and understanding, Father God, that you're more than able. Ginoong Diyos, you are just like a great Father, Ginoo. Lord, nga, usahay, Ginoong Diyos, gikinahanglan lang nimo, Ginoong Diyos, ang among mga paglambing kanimo. Just like a sons and daughter, Ginoong Diyos, sa mga taginikanan nga naadiri. Lord, lami kay paminawon Ginoong Diyos ang among anak Ginoong Diyos. Adunay mga paglambing kanamo tungod kay aduna say mga gikinahanglan Ginoo. Hallelujah. And you are a great Father Ginoong Diyos. Hallelujah. Kinsa may amahan nga dili makatubag, hallelujah, sa mga gusto sa iyang mga anak, Lord. Lord, and you wanted Father just to be specific on our prayers Ginoong Diyos. Hallelujah. You wanted just to display your attribute Ginoo this morning. Hallelujah. Father, once again, hallelujah, I am praying, Father God, with thanksgiving in our hearts, Lord, knowing, hallelujah, and certain, Father God, that you are in their midst today, because two or three gather in your midst, Father God, hallelujah, your word will bring your presence in your midst, hallelujah, this morning. Thank you once again, Ginoo, bisan pa sa amo ang temporaryo karon nga pagbulag-bulag, hallelujah, sa mga nagkalain-lain na mga buluhaton, hallelujah, I am so praying, Father God, sa mga buluhaton, hallelujah, sa dito sa Bugbug Church, hallelujah. Ikaw, Lord, magapanalangin sa ilahang anniversary. Lord, knowing, Lord, nga ikaw usab magapanalangin kanila. Ug sa matag usa kanamo Ginoong Dios among mga lakaw karong kahaponon. Hallelujah. We are praying for your protection, your guidance, and your leading, Father God. Hallelujah. Knowing that we can do nothing, Father God, without you, Father God, this morning. Salamat Ginoo. Hallelujah. How you fill our hearts today.
how you full our cups today, Father God, because Lord, gikinahanglan namo kini Ginoong Dios tungod kay ang kalaban kanunay Ginoong Dios nagatanggal niini. But Lord, hallelujah, you are strengthening us, you're giving us, and Lord, you are, Lord, imong ginatan-aw Ginoong Dios ang level sa mong pagtuo. Hallelujah. Truly, Father God, you spoke to us, you communicate, you commune to us this morning, Father God. Once again, thank you for the channel of blessing. Once again, hallelujah. Nga diin among nakita ikaw nga buhi sa among taliwala. We bless your name. Hallelujah. Oh, hallelujah. We give you back honor, glory, and adoration, Father. In the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ, and the bride say, Amen. God bless the saints. Ang Diyos, magapanalangin ka na to.